Absman nga palang muli, mga Spark. Shoutout nga pala kay SZ Red. Ngayon ito, mga Spark, yung gagawin ko ay yung stainless na pag-welding. Sa mga beginners po dyan, ano? Ngayon yung isa, itong isa, i-welding ko ng button beads. Ito naman ay straight welding. Ngayon, yung welding rod na gagamitin ko ay yung neon weld pa rin, ano? 308 yung number niya. Tapos yung size niya, 2.5 mm. Ngayon, dito mga Spark, sa stainless, halimbawa nag-welding kayo, no? Yung mga beginners po na nasa bahay na nagpa-practice na sariling practice lamang, ano? Yung itong stainless, kapag nag-welding kayo, halimbawa nag-straight welding kayo, ano? Gusto nyo siyang i-welding ng diretso, maglalagay kayo dyan ng button beads o yung mga spot-spot. Maglalagay kayo doon. Pero yung huwag man naman masyadong malayo. Kasi halimbawa, nag-spot kayo dyan, tapos dito, kapag nag-straight welding na kayo nyan, yung isang parte nyan, tataas. Halimbawa, ganyan, ano? Pag tumas yung isang parte dyan, winildin nyo siya ng straight welding, sigurado merong parte doon na mabubutasan. Kaya kapag nag-welding kayo ng ganito, mapa-ordinary man na bakal, flat sheet, kailangan huwag masyadong malayo yung spot niya para hindi kayo mabutasan. Ngayon mga Spark, sa pag-welding ng stainless, ano, yung mga beginners na nakikita ko, kapag nag-welding sila, kapag natapos silang mag-welding, ang gagawin nila, gaganyan nila, ilalapit sa mukha para makita yung welding, para lang makita nila kung okay yung welding. Pwede yun, pero sana meron kayong suot na clear glass. Kasi mga ka-Spark, itong stainless na welding rod, yung flux nito, habang lumalamig siya, yung maliliit na flux niya, malayo yung talsik nun. Yung malalaki, dito lang bumabagsak nun. Pero yung maliliit, yung mapipinong flux, malalayo yung talsik nun. Delikado sa inyong mata. Kaya kung titingnan nyo ng malapitan yan, kailangan meron kayong clear glass. Kasi pag tumalsik yan sa mata, napakadelikado. Kahit sa mukha, masakit yan. Kasi mainit masyado. Tumatalsik yung flux nito. Mas Spark, unahin ko muna yung straight welding. Ito namang isa, button beads. Sasabihin ko mamaya yung mga simpleng tips sa pag-welding ng stainless na flint sheet na gamit yung button beads. Ngayon, dito nga pala sa una kong i-welding na straight welding, mga Spark, gagamit ako ng 30 amperes kapag nag-welding ako ng diretso. Dun sa isa, button beads, itas ko ng konti, nasa 50 amperes. Yan mga Spark, ano, napapansin nyo yan, natutuklap yung gilid nyan. Yan. Yung mapipino dyan, yun ang delikado sa atin. Kaya kung nagtatanggal kayo ng flux, mas maganda mayroon kayong clear glass. Abunit, kasi yung ibang mga kababayan natin, yung mga beginners nga, wala silang idea sa stainless, ilalapit yan sa mukha nila. Ganyan. Sisilipin lang nila kung okay yung welding. Hindi nila alam, napakadelikado yung mga flux na yan, yung maliliit. Tumatalsik yan, malalayo yung naaabot yan. Pag pumasok sa mata natin, nako, malaking pera yung magagastos nyo yan. Kaya mas maganda kung magtanggal kayo ng glass. Kahit ano pa man yan, ordinary, basta man DIY tayo, may clear glass tayo, ano? Yan. 30 amperes mga Spark yung ginamit ko rito, no? Yung dun sa button beads,
gagamitan ko siya ng 50 amperes. Mamaya, i-grind natin ng konti para mas makita natin yung pinagdugtungan. Yan. Yan. Kung napabagal yung galaw ng kamay nyo dyan, yung pagbaba, makita nyo dyan sa likod, mas malaki yung bukol niya. Malinis siya, ibig sabihin, hindi ko na babad yung rod ng matagal. Okay, itong sunod naman na spark ay yung button beads. Kung saan nga, kapag button beads, siyempre, mas madali. Kahit medyo mataas yung amperes, pwede. Dahil kahit mataas yung amperes mga spark, ano, tayo ang magkocontrol dun sa amperes niya. Amperes yung ngayon, 50 amperes lang. Ngayon kapag nag-button beads yun dito, mag-ano lang kayo ng 2 segundo, angat ulit para hindi lang kayo mabutasan. Nabawa ganyan, pag binaba nyo yung rod, angat, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ganun lang. Ngayon kapag nag-button beads naman kayo, gusto nyang makapal pala, kunin nyo yung kalahati nung kung saan kayo nagsimula mag-button beads. Okay, mas Mark, i-button beads ko, no? Para kahit paano mayroon kayong idea yung mga nagdi-DIY sa mga bahay-bahay. Kasi nga, kapag pumasok tayo sa mga vocational school, ano, medyo mahal na rin yung tuition sa ngayon. Tapos yung pamasahe pa. Kung yung gagawin mo lang naman, mga pang-bahay-bahay lang, pwede na. Pwede ka nang mag-practice sa inyong mga bahay-bahay. Okay, maglagay ulit tayo ng button bead. Ayan, mas Mark, tumatalsik yung mga flux niya. Mga spark, ang kagandahan lang dun sa ano, street welding, mas malinis yung pinag-weldingan niya. Pag sa spot, asahan natin na medyo makalat siya. Pero pag grind natin yan, makukuha naman yung ganda. Yan. Tulad nun, nagsilaglagan yung tumatalsik. Yan ang delikado sa mata, yung maliliit na tumatalsik. Ayun, dito mga spark, sa button beads, ano, ang magiging ang mai-encounter nyo lang dito yung dumidikit minsan. Kasi kapag nag-button beads tayo, minsan, tulad halimbawa niya, ano, nakikita nyo yan, yung tip nung rod na papalot ng flux, yun ang na-encounter natin sa pag-button beads. Ngayon, kapag nararamdaman nyo ng dumidikit-dikit yan na nag-button beads kayo, ipitik nyo yung rod, ganun nyo, para malaglag yung flux na nakabalot dun sa tip. Kasi yun ang sanhi ng dumidikit sa mga button beads. Yan mga spark, pag button beads, ano? Yan. Yung isa, yung street welding. Kung hindi nyo kaya ng street welding, syempre yung button beads. 50 amperes sa button beads. Doon sa street welding ay 30 amperes lamang. Yan mga spark, i-grind ko itong isa, no? Yung pinag-weldingan, yung button beads. Ngayon, kapag nag-grind kayo ng stainless, mga spark, mas maganda yung flap disc. Mas malinis siya, mas mapino yung pinag-grind.
Okay, hanggang sa muli mga Spark. Sana ay meron kayong natutunan sa aking pag-welding ng plain sheet na stainless.